Hello guys, hello, good morning, this is Nitan and welcome back to our channel. Guys, andito naman yung lingkod para kumain ng pandesal. Charot, di pag-uusapan natin itong kabahin natin na OFW na kung saan binibiro nila yung ano, parang binibiro nila yung bata na alis siya, pero yung bata sobrang kumakapit sa kanya. So parang napabahal na ng gusto yung bata na inaalagaan niya dyan sa bansa Middle East. So nakakatawa lang isipin guys na meron tayong mga kababayan na mga talaga naman nagugustuhan ng kanilang mga amo at mabait ng kanilang mga amo, especially dyan sa Middle East. So siyempre, bago natin pag-uusapan at bago natin ituloy ang ating kwentuhan, intro muna tayo. Nagbabalik ang iyong lingkod. At siyempre, tulad ng nakasanayan, ang ating pansit at pandesal. Ang walang kalasalasang pansit at pandesal. Mga pagkain ko ng mga dukha. Pero huwag gagayahin. Professional lang ang gumagawa nito, guys. Sa mga hindi nakakaalam, bibiyakin nyo lang po yung pandesal. Bibiyakin. Tapos ilalagay nyo po itong pansit sa loob. Ayan. Ayan. Tapos isasara nyo siya. Ayan. Tapos bubuka ka ng mga nganganga ka ng malaki. Tasigup ka ng kape. Ay! Kapait! Wala ka lang sa nasa. Huwag nyo nang susubukan kumain ito kasi maduduwal lang kayo. Bleh! Kaya kahit alasa. Alasa yan guys. Para sa mga hindi pa nakakatikim dyan ng pandesal sa kapansit. Mapakla siya na mapait na pinaghalo-halo hindi mo na maintindihan. Kaya kung di mo talaga siya magugustuhan kainin, kasi nga, sobrang pahit ang lasa. Para mo walang pahit niyan, guys, itong pandesal, isasawsaw mo sa kape, isasawsaw mo siya dito, yung pampawala ng pahit. Ganun siya para mawala yung pait niya. So nga guys, balik tayo sa ating topic. So ito nga guys, para magkaroon kayo ng idea, panoorin natin yung video niya. Tep Julie! Ya Khalid, khalas Khalid. Hada mgadgar o maktub. خالد هذا مقدر ومكتوب هذا مقدر ومكتوب تحب جولي ليه تموت فيها خلاص يا جولي الله يستر عليك يا جولي دقيقه طيب اسمع ترى هذه شنطتي انا بسافر بتحطها بس في السياره انا اللي بسافر والله العظيم والله ما بسافر خلاص يا جولي لا تشيلي الشنطة خلاص تعالي شيلي أنت يا بنت خلاص شيلي أنت خلاص شيلي وش
ايه تبغى المسبح؟ يلا روح المسبح انت وياه. يلا يا اخي يا اخي هي شايلة الشنطة بس بتحطها في السيارة وخلاص. يلا ودي الشنطة وديها ودي. So ayan na guys, napanood natin yung video niya. So sobrang lab na lab. Nakikita naman natin na lab siya ng kanyang alaga. So nakakatuwa lang, may nakakatuwa, may nakakalungkot din siyempre. Ano ba yung nakakatuwa? So nakakatuwa kasi nga, makikita natin sa video na lab na lab siya ng kanyang inaalaga ang bata. Diba? Pati nagsasalita na Arabic, di naman natin maintindihan. Pero malalaman mo doon na mabait yung kanyang mga amo. Mabait. So yun yung nakakatuwa. Ang nakakalungkot lang dito guys, yung mga kababayan natin na nagsakripisyo, na umalis ng bansang Pilipinas, iniiwan yung kanilang mga anak. Yun yung nakakalungkot. Iniiwan yung kanilang mga anak para mag-alaga ng anak ng ibang tao. Para sa pera. So wala naman akong paligoy-ligoy, wala naman akong mahabang sasabihin. Ang maisishare ko lang is para dun sa mga pamilya na mga naiiwan sa Pilipinas. Di ba? Naisipin natin kung gaano kahirap ang buhay OFW, kung gaano sila nagsasakripisyo, kung gaano pinaglalabanan nila yung mga kalungkutan na mga nararamdaman nila dun sa malayo. Kasi iba pa rin po yun guys, iba pa rin yung kasama natin, yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Kaya lang nga, wala tayong magawa dahil nga sa pera. Kailangan natin kumita ng pera. Kaya marami tayong mga kababayan na nakikipagsapalaran sa abroad. Kahit na mayroon pa, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi ko alam kung traditional na ba yan, o nakasanayan na ba yan, na mayroon tayong mga kababayan pa rin na mga namamatay, na mga namamaltrato, ng mga nagagahasa diyan sa ibang bansa, di ba? So yung pa rin, patuloy pa rin kasi bakit? Sa pangangailangan ng pera. Kaya sa mga kababayan ko na naiiwan sa Pilipinas at may mga mahal kayo sa buhay na nasa abroad, nako, yun ang lagi-lagi ko sinasabi guys na pahalagahan nyo ang bawat sintimong binibigay sa inyo. Kahit sintimong pinapahalaga. Di ba? At kung ikaw naman ay may asawa, yung asawa mo nasa abroad, Diyos ko, makonsensya ka naman, ha? Kamot-kamot muna sa CR, wag mo na ipakamot yung sa iba. Kasi yung asawa mo, nagsasakripisyo sa malayo, ikaw, kumakaringking ka sa iba. Diba? Makonsensya ka naman. Isipin mo na lang kung gaano kahirap yung, o gaano sakripisyo na ginawa ng asawa mo. Para lang mabigyan kayo ng mga mabigyan kayo ng maayos na pamumuhay. Diba? Karamihan kasi, hindi ko naman sinasabi na perfecto ako, pero karamihan, yun yung po yung realidad na yung asawa nasa abroad, pero yung asawa na naiwan sa Pilipinas, kumakaringking sa iba. At mayroon naman mga kababayan tayo na nandun sa abroad, kumakaringking din, hindi nakapag-tiis. Papakain ng tilapia at yun nasa Pilipinas naman nagpapakain ng hito. Eh sabihin na natin na sinungaling ako. Wes! Marami ang ganyan. Marami ang ganyan. Ay naku ako pa ba? Diba? Ano na yan? Gawain na yan. Kaya nga lagi ko sinasabi guys na pahalagahan ang pinapadala sa inyo ng mga mahal sa buhay kasi napakalungkot, napakahirap buhay OFW, lalo pa walang ganito doon. Walang pandesal, saka pansit. Ah! Ako. Diba? Samantalang kayo. Ang sarap ng pagkain yung araw-araw kasi pinapadala kayo ng kamag-anak nyo o OFW. Pero naisip nyo rin ba kung ano ang kinakain niya doon? Diba? Marami tayong mga kababayan hindi nakakakain ng tamang oras. Nagugutom. Pakainin man kakaperanggod lang.
Kaya napakaswerte ng mga kababayan natin na napupunta sa mga mabait na amo na hindi sila pinapabayaan sa pagkain. Ay, talaga? Patay talaga yung ano? Pangsit? Wala ka lang sa lapang? So paano guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin pag almusal. Ikwintuhan lamang yun. Napakasarap diba magkwintuhan habang kumakain ng almusal. Ito ganito na yun. Huwag yung gagayahin ito ha. Pag hindi kayo sanay, naku! Kasi sasakit ang dyan nyo. Pag hindi kayo sanay. Everything you know is in your mind. So paano guys, hanggang dito lang po ito at maraming maraming salamat sa mga kabayan kong OFW. Mag-iingat kayo dyan lagi at magdasal na mapalay sa anumang kapahamakan. At sana, pagdasal natin na sana matapos na itong pandemya na kinakaharap ng ating mundo para makabalik na tayo sa normal na pamumuhay. So hanggang dito lang po, this is Nitan. God bless us. Bye-bye!